This portion is brought to you by DermaVet Soap. Good morning! Welcome to Happy Pets 101. Isa sa mga common na diseases ng inyong mga alagang aso ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ito po ay ang tick and flea infestation. Ito rin po ay ang pangunahing problema ng mga pet lovers. Dahil hindi lang po ito summer o tag-init kadalasang nakukuha, kundi maging sa tag-ulan. Ngunit ang House of Puppies ay may solusyon dito. Kaya naman, makakasama po natin si Dr. Joel Guevara upang ipaliwanag sa atin kung paano masusolusyonan ang tick and flea infestation. Summer na naman na kung saan laganap ang tick and fleas ng ating mga alaga. At ano ba itong mga tick and fleas na ito? Ang tick ay ang tinatawag nating garapata at ang flea naman ang tinatawag nating pulgas. Kagaya nitong si Bronson, pag tinitingnan natin siya, kala mo wala siyang parasite sa kanyang katawan. So pag tinitingnan natin siya, parang malinis pero nagtatago lang sila sa ilalim ng balahibo. At sila ay nandyan sa mga ilalim ng kanilang mga tenga, sa loob ng tenga, sa mga singit-singit ng kanilang paa. Hindi lang sa aso nakikita itong mga fleas. Mas marami laganap ang flea or ang pulgas sa pusa. Hindi kagaya sa aso, ang pulgas at ang garapata nagsasama. Ang pusa, madalas ang nakikita natin dyan ay pulgas lang. Ito yung tinatawag natin yung pulgas at pagkakaiba niya, sa garapata ay ang pulgas yung payat na mabilis tumakbo at tumatalon. Hindi kagaya ng isang garapata na nakakagat, stationary. Ibig sabihin, dun lang siya sa isang pwesto. Isa sa mga simptomas na merong pulgas at garapata ang inyong aso, siyempre, dapat makita natin na meron. Isa dyan ay yung kanilang pamumutla. Pag tinignan mo, yung kanilang gums ay maputla. Assuming na nakita na natin yung lahat ng simptomas na ito, yung pangangati, pamumula, pamumutla, huwag po natin silang tinitiris sa katawan ng aso. Bakit po? Baka yung isang tiniris nating pulgas na yon o yung garapata, tamang-tama na yung temperature o yung kanyang edad para mangitlog. Kasi yung mga pulgas na yan at yung garapata, pag tiniris natin, yun na rin po yung nagiging cause kung bakit madali silang dumami. Kasi po yung dugo na yon, yun ang nagiging garapata. At yung katawan ng aso ang nagiging medium nila para mag-hatch yung mga tiniris nating garapata. Nalaman po natin na hindi magandang dinedetik o tinatanggal sa katawan ng aso ang mga garapata dahil lalong dumadami ito. Kunit ano nga po ba ang tamang proseso ng pag-alis ng mga garapata? Ang mga dapat una nating gawin, linisan muna natin ang aso. Marami tayo iba-ibang produkto. Tumingin tayo ng tamang-tamang gamot na hindi makakakos ng allergy sa kanila, makakairita sa kanilang mga balat. Una, tingnan muna natin kung may anti-parasite yung gamot na yon na tinatawag nating permethrin. Yan yung number one na pamatay natin sa mga pulgas at garapata. At meron din po tayong tinatawag ngayon yung mga bagong teknolohiya na ipinapatak lang sa batok, tumatagal siya ng isang buwan. Para sa ating mga pet owners, lagi nating pinaalala na laging ugaliin na ipacheck ang ating mga alagang aso. Para lang sa ganon, maiwasan ang pagdami ng kanilang mga alaga sa balat at huwag silang makakuha ng sakit dulot nito. Ang tick and flea infestation ay maaaring masolusyonan sa paggamit ng DermaVet Soap. Ito po ay may lamang permethrin na ipinapaligo sa inyong mga alagang aso at least once a week. At sa paggamit din po ng DermGuard, ito naman po ay may laman na ivermectin na pinapatak sa batok ng inyong mga alagang aso at least once a month. Ito po si Doc Angela ng Happy Pets 101. AgriTV, hayop ang galing! This portion was brought to you by DermaVet Soap.